Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, grabe, Joey De Leon na bisto na EBTape halosos kasabwat survey na huli GMA 7 na gulat. At yung play na natin kung nalalaman ito. Naku, sumagot na si Joey De Leon ng 8TBJ dun sa mga bumabatiko sa kanya. Kasi ilang araw na siyang binabanatan at pinipersonal pa ng ibang mga vlogger yata yun. Eh, pero ewan, pinatulong pa ni Joey kahit na palaaway naman talaga yun. Sa mobra, lahat hinahamon eh. Sino ba yan? Hindi ko na papangalanan. Kilala naman nyo yun. Hinahamon ang mga artista, pati mga vlogger na masyadong... Parang, hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao yun. Pero ganun pa man, ito yung sabi ni Joey. Inggit. Inggit. Inggit daw yung ganun. Simple lang, ano? Meron siyang binabanggit eh. Pagka binaliktad mo, inggit. Eh, ganyan si Joey, ano? At ako, personal kong nakita yung... Napapanood ko din yung mga bumabatikos sa kanila. Eh, halong inggit talaga eh. Alam mo si Tito Bit and Joey, lalo na si Joey, kahit anong gawin yun, Joey De Leon na yan. Institution talaga yan. Ah, eksperto na siya pagdating ho sa mga television show at saka ho pagkukumpos ng kung ano-ano. Pangalan, comedy, kung ano-ano. Kasi Joey De Leon yan eh. Kahit na anong gawin mo, wala. Kaya ako sang-ayon ako doon sa sinasabi ni Joey, inggit lang yung mga bumabatiko sa kanya. Kasi totoo yan eh. Pag ikaw ay merong, pag nasa isip mo ay pag-inggitero ka or mahilig kang mainggit sa ibang tao, eh wala kang gagawing kabutihan kundi sirain yung taong kinainggitan mo. Wala akong kabutihan yun. Kaya hindi kayong iba hindi nilang magsumikap at nang maabot din ang kailang pangarap kaysa sa banata nila yung mga sikat na katulad ni Joey De Leon. Pagkatapos, alam naman natin kung anong gusto. Yung iba nga, nabalita ko, naghahamon pa. Ano ba yan? Parang gusto makipag-away. Punta ka sa Mindanao. Doon sa mga identify na merong mahilig sa away. Although malaking bahagi sa Mindanao, tahimik ha. Ah, malaking-malaki na po, ipinagbago sa Mindanao. Tahimik na po ang mga taga-Mindanao. Meron lang siguro barangay o bayan na maliit na merong konting problema pa. Pero pangkalahatan sa Mindanao, matahimik, maunlad na. Grabe ang development doon. Okay? Siguro yung nagyayabang or naghahanap ng sakit ng ulo, punta lang kayo sa West Philippine Sea. Tumulong kayo sa ating Coast Guard tsaka sa ating Armed Forces na harapin yung mga pasaway na barko ng China. Diba? Yun. Kaysa sa yung mga nananahimik na artista at nag-i-entertain, nagtatrabaho katulad ni Joey De Leon ang pinipersonal nyo at inaaway. Sino? Grabe kayo. Ano? Yan, siguro ano lang yan, pasikat. Yan. Buti ka, hindi sinabi ni Joey na nagpapasikat lang eh. Ako ang aking opinion, ganun. Hindi lang inggit, nagpapasikat. Pag pinatulan mo, sisikat. Eh ako, hindi ako pumapato sa ganyan. Hindi ko nga pinapangalanan. Diba? Alam na kayo mga hula. O sino yan? Pag pinangalanan ko, sisikat pa eh. Diba? Kahit na sino. Ha? So, supportahan na lang natin yung mga taong nagbibigay ng kasiyahan, nagtatrabaho para sa bayan at sa pamilya katulad ni Joey De Leon at hindi nakikipag-away. Hindi na ba kayo nasana ilang dekada nang ginagawa ni Joey yung kanyang mga pasundot-sundot na mga biro, di ba, na may mga hugot? Yun talaga siya eh. Pag si Joey De Leon, hindi niya ginawa yung ganun, hindi na Joey De Leon yan. Yun ang kanyang identity. Magpatawa, yung mga sundot na may kaunting pitik, yung mga galaw na ganun, yun talaga siya eh. Eh, pag pinatulan nyo at minasama nyo yan, eh, inggit kayo kasi malayo na narating sa industriya ng show business yung Joey De Leon. Mm-hmm. Ah, baka nga wala na makahabol sa kanya mga pinagdaanan at nagawa sa tagal ng panahon, di ba? So, kayo, anong inyong tingin dyan? Inuulit ko, hindi kailangang personalin or awayin ang isang tao. Pag ginawa nyo yan, sabi ni Joey, inggit yan. Magsumikap na lang para maabot ang pangarap. Di ba? Ganun lang eh. Sunod na ating pag-usapan. Totoo ba or may namimeke daw ng resulta ng survey?
sa mga palabas sa television, especially yung noon time na kontrobersyal, yung Eat kay DJ Tito Big Enjoy, or yung ano ba yun, dating Eat Bulaga, ngayon ay AB Happy, ano ba yun, tapos Showtime. Ayan, okay, kasi last week merong lumabas na di umano ay nakalamang daw yung ano ba pa natin, yung Tito Big, ano, yung Tape Incorporated na Eat Bulaga sa Sorbet, tapos biglang natalo ulit. So yung bang pagkapanalo na, totoo ba yun? Ah, alam niyo sa survey sa social media or sa television, ah, yan po yung madalas ginagawa. Merong weekly, merong daily. So, di ba? Pero para hindi kayo nai-stress dyan, ang importante dito, kung saan kayo nanonood, masaya kayo. Di ba? Pag inyo pang pinroblema yung mga survey, baka maapektuhan. Ganun pa man, negosyo kasi yan. Pag malakas ang rating, maraming sponsor. Pag kakunti ang mahina ang survey, ang rating, mahina ang sponsor. Ganun po yan eh. Pero nagiging publicity na. At kayo ba maniniwalang naungusan, natalo ng grupo ng Tape Incorporated ang Tito Big Enjoy? Sa tingin ba ninyo? Totoo ba yun? Diba? Lalo na pagka, alam mo kasi, nagpapalabas ng mga result ng survey, eh yung kanya-kanya rin eh. Pagka nagpalabas dyan ay GMA7, natural, alam, may bida yung kanilang mga talent at kanilang programa. Alam nga namang ang magiging bida dyan at lalamang ay yung kalaban, malabo yun. Yung independent survey, halimbawa ang nag-survey ay isang private company na walang personalidad sa mga TV show yan. Ayan, paniniwalaan yan. Pero pag ang survey ay company na nagpapatakbo ng show, abay, paano naman tayo maniniwala? Paano kayo, di ba? May problema ron. Di ba? Kaya ingat kayo sa mga resulta ng survey na yan. Yan ay parte ng propaganda, parte rin yan ng business para mapag-usapan. Ang mahalaga ay kung saan kayo naniwala na nakakapag-entertain at nagpapasaya sa inyo, eh yun ang number one sa inyo, hindi ba? Number one, yun naman sinasabi. Tito Big Enjoy yung sinasabi ng mga senior citizen na hindi mo talaga pwedeng palipatin. Kahit na medyo minsan mahina ang signal, pero nandun pa rin sila. Ayan po yung galaw. Okay? Ah, mainit din po ang usapin tungkol sa mga television show dito sa Pilipinas. Kaya kayo mga OFW, alam ko nakasunod kayo sa social media, ganun din po yun. Ah, naging hindi lang entertainment, naging malaking business at hindi naman away, parang nag-aaway ang dating nila. Aha, pero iba yung original. Sabi nga ng mga followers natin dito at nababasa ko, iba ang original. Iba yung institusyon na ang galaw tulad ng Tito Big Enjoy kumpara sa ibang mga bago nag-uumpisa or dati na, pero iba ang galaw. So yun po yung ating pinag-uusapan. Tingnan natin kung magkakatotoo yan. At yan nga mga kabalita natin, no, yung mga kaugnay na balita dyan sa Tito Big Enjoy nga at dito nga sa tape nila Halosus nga, mga kabalita natin, na kung saan itong si Joey De Leon ay tila nga ba sumagot na nga doon sa mga birada ng isa talagang mahilig talagang magparinig at talagang tumira syempre ng mga sikat na artista, no, mga kabalita natin, na kung saan hindi na napigilan na talagang ipatulan, no, ni Joey De Leon ito. At dito nga hindi na lang binabanggit, no, ni Mike Abe yung ito nga talagang pinatulan nga ni Joey De Leon, no. Talagang dito nga mga kabalita natin tila nga ba nais na sirain o no, siraan itong sila Tito Big Enjoy o itong si naisirain o talagang siraan itong TBJ nga, lalo na si Joey De Leon nga, mga kabalita natin, na kung saan nakatikim ng salita na tila nga ba hindi maganda, no, kaya Joey De Leon ito yung mahilig talagang magbanggit o talagang mahilig magpasikat, no, na itong sinasabi rito, mga kabalita natin, na kung saan nga hindi na lang pinangalanan, subalit kilala nyo naman kung sino yung tinutukoy dyan, mga kabalita natin, na kung saan nakatikim ng supla o talagang matinding banat, no, kaya Joey De Leon itong feeling magaling at feeling akalam, no, mga kabalita natin, yan ang iniika dyan. At ito pa mga kabalita natin, na kung saan yung rating nga
natila nga ba ay naungusan na itong IT o itong TBJ, mga kabalita natin ng tape. Yan yung mga rating na lumalabas na tila nga ba ay malabo daw mangyari na makaungos o makalamang no sa rating itong tape nila Halusos o itong tape Bulaga nga, mga kabalita natin, na kung saan yung pinapakalat yan ay tila nga ba ay nalamangan na daw ang IT o itong TBJ ng IT Bulaga nila Halusos, mga kabalita natin. At tila nga ito ay isang malaking kasinungalingan, peking rating, no, mga kabalita natin. Na kung saan kung makikita nyo naman talaga yung lakas at tatag syempre ng TBJ o ng IT talagang nangunguna at mataas pa rin ang rating nila. At yan sinasaad nga tila nga ba malabo mangyari na makataas o makaungos ng rating itong tape nila Halusos nga, mga kabalita natin. Na kung saan pinapakalat yan tila nga ba nakaungos na o talagang lumamang na sa rating itong IT Bulaga. So balit nga walang katotohanan daw yung mga kabalita natin. At yan yung mga ilang mga patungkol na mga balita dyan. At kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan mali, syempre nagpapasalamat sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Siler News TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito mali ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.